Magandang araw mga kapatid. Ay nako, nasa pandemya pa rin tayo, naka-lockdown pa rin tayo, pero ang mahirap dito, saksakan ng init. Ay nako, kahit inumin mo yung paborito mong inumin, nauuhaw ka pa rin, saksakan pa rin ng init. Alam nyo ba, kahit gaano kasarap ang iniinom mo, milk tea yan, soft drinks yan, o paborito mong coffee prop, wala pa rin tatalo sa tubig. Pag tubig ang ininom mo, pati ng uho mo, kay malamig kay hindi. Speaking of tubig, alam nyo ba, minsan, ang ating Panginoon Jesus ay nagawi sa Samaria. Ang kanyang mga disipulo ay umayo para kumuha ng makakain. Siya, umupo lang siya sa tabi ng isang balon. At may nakilala siya doon na isang babae na taga Samaria na hindi niya ng tubig. Sa mahabang kwento, paikliin lang natin. No? Kaya siya na humingi ng tubig kasi nauhaw siya dahil sa mahaba niyang biyahe. Pero, minsan napag-usapan nila na bakit sa akin ka humingi ng tubig? Eh kasi nga, tao nga siya, galing siya sa mahabang biyahe, nauhaw ang kanyang katawan lupa. Gaya natin, nauhaw din tayo. Lalo na pag mainit, di ba, nauhaw tayo. Pero, habang nag-uusap sila, napanggit ng ating Panginoon na mayroon siyang binibigay na tubig ng buhay. O sa English nga, living water. At sinasabi doon sa John chapter 4 na pag yun ang meron ka, hindi na muling mauuhaw ang iyong kaluluwa. Ngayon kapatid, natanong kita, ikaw ba ay may tubig ng buhay? Kung wala, tuturo ko sa iyo kung paano. Halika ka, sumunod ka sa panalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na to. Papasalamat kami nabubuhay. Panginoon, natanggap namin na kami nagkasala. Simula ngayon, ikaw na po ang maghari sa aming buhay. Humihingi po ako ng tawad sa aking pagkakamali, sinadya ko man to o hindi. Tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Maraming salamat sa dugo ng iyong anak na si Jesus na nagugas sa aming kasalanan. Ikaw na po maghari sa aking buhay. Amen. Kung nasundan niyo po ang simpleng panalangin na yun, malugod ko pong binabalita sa inyo na ikaw ay may bago ng buhay. Kung meron pong malapit sa inyo na bahay-sambahan, ay nais ko pong ipaalam sa inyo na pwede kayong magpatuloy sa inyong bagong pananampalataya at sa inyong bagong buhay. Ako po si Kuya Tristan, at muli nagpapaalala na ang buhay ay kay Kristo lamang. Maraming salamat.